Sa ibang balita, inaabangan ngayon ang resulta ng re-autopsy sa mga labi ni Christine Dacera. Si Christine, ang flight attendant na natagpo ang patay sa isang hotel sa Makati noong January 1. Magbabalita ang aming correspondent na si Rex Remedio. Rex, bakit mahalaga ang sa investigasyon itong ikalawang autopsy? Hindi kasi sila naniniwala na ruptured aortic aneurysm lang ang dahilan ng pagkamatay ni Christine Dacera. Ito yung lumabas sa unang autopsy ng pambansang pulisya na ginawa noong Linggo. Aniya, maaring na-trigger daw yung aneurysm ng di umano'y paglalagay ng droga sa inumin ni Christine. Maaari rin daw na na-trigger ito nung umano'y pang-aabuso at aligasyong panggagahasa sa kanya. Giit nila, di raw nakasama rin yung hematoma at mga pasanya sa tuhod at binte sa naunang autopsy report. Kung sakali man kasing lumabas ito sa autopsy report, ito yung magiging sandigan ng kanilang kaso. At kung tinatawag naman na natural cause lang, yung resulta ay malamang walang naganap na rape at homicide. Nauna na silang naghain ng reklamo sa di bababa sa 10 suspect sa Makati Regional Trial Court kahapon. Ngayon, bakit mahalagang malaman kung ano yung naging sanhi ng pagkamatay ni Christine? Maalala natin na unang binanggit ng hepe ng Makati Police na may semen na tinatawag sa pribadong bahagi ng katawan ni Christine. Ito yung isa sa mga basihan ng kanilang isinampang kasong rape with homicide laban sa mga suspect. Gayunpaman, wala ito sa autopsy report at ang nakalagay lang ay tinatawag na deep-healed lacerations lang doon sa may-ari. Ito rin yung naging basihan ng mga politiko at netizens upang kutsain sa social media yung mga suspect. Tapos ngayon, kung sakali ay biglang hindi pala totoo na na-rape at inabuso siya sa loob ng hotel. Kung kaya't mahalaga itong re-autopsy report upang mas maging malinaw na ang naging sinapit ni Christine. Balik sa'yo. Maraming salamat sa'yo, Rex Remedio, nagbabalita.